Doble ang pag-iingat ni Mang Nonito sa ibinebenta niyang baboy sa trabaho market sa Maynila. May mga bago kasing kaso ng African Swine Fever o ASF. Kaya naman sinisiguro niya ang pinanggagalingan ng karneng itinitinda at tinitiyak na ligtas ito sa mga consumer. Tama naman yung pagtitinda namin. Saka iwas lang kami sa mga bulok-bulok. Sa Iloilo, nagdeklara na ng state of calamity ang ilang bayan dahil sa mga kaso ng ASF doon. Sa bayan ng San Miguel, bumuo na ng task force na tututok sa ASF. 4 na baboy na kasi sa isang barangay ang namatay. Sa Oto naman, nasa mahigit 600 baboy na sa 23 barangay ang pinatay, sinunog at inilibing. Umabot ang ating contact tracing from Oto to one barangay which is along the border in San Miguel. But nonetheless, San Miguel declared a state of calamity and right now, we have locked down the half kilometer radius. We are doing depopulation. Posible pa aniyang palawigin ang lockdown doon. Ibigyan natin sila ng assistance. We have the DSWD helping us, so individuals in crisis situation, which is 10,000. Dinadagdagan namin sa probinsya ng another 10,000 per family. Pero ang mas ikinababahala ng mga retailer ay kung mas kokonti pa ang bibili ng kanilang mga itinitinda. Nasa 300 pesos ang kilo ng kasim, habang 370 pesos naman ang kilo ng liempo sa mga palengke sa Metro Manila. Matumal nga eh, syempre maraming competition eh. Stable naman ang presyo ng ibang bilihin. Nasa 38 hanggang 50 pesos ang kilo ng imported at lokal na bigas. At wala pang masyadong paggalaw sa gulay at sa isda. Samantala, nagsimula na ding magbenta ng mas murang BBM sugar ang opisina ng Department of Agriculture sa Quezon City. 70 pesos ang kada kilo nito, pero 3 kilo lamang ang pwedeng bilhin. Pansamantala lamang ito habang hindi pa bumababa ang presyo ng asukal sa mga palengke. Jervis Manahan, ABS-CBN News.